siya dito. Paikot. Hanggang sa headboard niya. Tugon natin. Patakas. Ayan. Fix natin. Para maging level. Tapos, i-roll lang natin dito. Roll muna tayo dito. Punta tayo sa kabila para may base tayo. Tapos, mabilis lang mag-roll dito. Pagdating dito sa dulo, pull lang natin siya up. Then, ipipip natin dito sa dulo. Punta tayo sa kabila. Same lang. Flip. Ayos lang natin siya para pagbalik natin later, madali lang. Once to here, hawakan lang sa dulo para mabilis lang yung pagka-pull out nyo. Sa bed din kayo, tupi, kasi mapapansin niya ni assessor. Ito yung bed sheet. Fishing throw natin. Pantayin niyo muna ng mabuti. Paikot. Pantay. Then, umpisahan niyo dito sa headboard. Iipit niyo. Pahilalim. Kailangan proper position. Importante yun. Kasi mapapansin yun ng assessor niyo yung mga pwesto, yung mga position niyo lang. Pwede nyo na. Iipit ko na lang muna. Tapos magmamiter. Ganito. Hawak sa dulo. Sukat. Yan. Taas nyo lang dito konti. Tapos pasok. Iipit nyo na ganyan. Later sa kabila papakita ko. Dito kasi hindi siya ganun kakita. So ito yung sa headboard. Magmamitering tayo. Kuha lang kayo sa dulo. Taas. Ito, pasok nyo lang sa loob. Then, ibagsak. Makakabuo na kayo ng 45 degrees dyan. Pasok. Hanggang gitna. Para magawa natin dun sa foot rest naman, banda. Ito yung sa foot rest banda. So, gawin lang natin. Of course, ipasok natin sa loob muna. Tulak sa taas. Pataas. Iker naman tayo dito. Proper position. Hawak sa dulo. Tapos, sukatin nyo dito kung hindi pa kayo ganun kagaling. Para mabilis kayo makabuo ng... Ito yung tinatawag na mitering. Para magawa natin yung 45 degrees. Na tinatawag. Pasok lang sa loob. Ganun din sa kabila. Same lang dito. Lagi niyong tandaan na yung proper position nyo. Huwag tumuwad ng tumuwad kasi mapapansin niya ni assessor. Lalagay naman tayo ng ating DUVET. Pantay nyo lang yan. Maganda kasi pag ano, kasi importante rin kasi yung mabilis. Kasi may time limit naman to pag nag-report kayo dun sa assessment na. Yan.
muna dito. Para maka, para pinaka-base ko na siya. Punta ako sa kabila. Ayan. Perfectionist kasi ako. Pwede naman diretso ako. Ayan. Nasa naman. Ako, perfectionist ako. Pagdating dito sa dulo, atakin nyo pataas. Ayan. Tapos, dito sa tip, ipi-flip lang natin siya sa, yan, flip natin. Pasok mo yung duvet filler dyan. Kunin mo sa ilalim, tapos angkat mo lang ganyan. Ganun din sa kabila. Na. So, tapos lang natin tong ano, tapos ito, lagay lang natin dyan sa dulo para pag binalik natin yung ano niya, mabilis lang. Tapos, dito lang, ganyan-ganyan lang. Ganun din dito. Pantayin lang natin. Pantay. Check kung pantay dito. Ay, hindi tabingi-tabingi. Takin natin. Tapos pasok natin dito sa putres sa ilalim. Lagyan nyo ng puwersa. Ang lakas. Then, pagdating dito sa headboard, gagawa tayo ng space ng unan. Ayan. Yung palad, lagay dyan para magka... yung palad mo, baliktarin mo para pakinisin mo yung mga gusot-gusot dyan. Proper position, ladies. Then, likod ng kamay natin ang pang kikinis natin. Paglalagay naman ng unan, dito yung pinto banda. So, yung butas niya, kumbaga ito, kailangan nakatalikod siya sa door. Dahil dalawa yung pillow. Yan. So, yung hole niya, kailangan magkaharap sila.